the world, but not of the world. Our Lord Jesus goes reigning on in the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching. Okay, welcome everybody. And to begin, let us request Chaplain Chavez to offer a prayer. Opening prayer. Chaplain Chavez. Let us pray. Yes. Okay. God and Heavenly Father, this very moment, we come to Thee. We thank Thee for the goodness that You've given to us. Thank You for the a day that You guide us with our worship You in spirit and in truth. We pray the Lord as we start our lesson. Our discussion might be that Your Holy Spirit be upon us. Please bless the, you know, the professor of this discussion. Thank You for answering our prayers. Forgive our sins and pray. Amen. Okay, thank you, Pastor Chaplain. Okay, let's give time to the presenter this evening. Ma'am Leah. Hi, Doc Leah. Good evening. You have now the time. Good evening po. Good evening, everyone. Good evening to ma'am. Good evening, ma'am. Welcome to our subject for tonight, the chaplaincy certification. Pasensya na po, medyo po ako paos kasi mataas po ang fever ko ngayon at inubo po ako. Anyway, thank you po sa host natin. Sino po yung nag-ano ngayon? Sir Chavez po ba ang ating ano MC? Chaplain Suniga, ma'am. Ah, si Chaplain Terry Suniga. Yes. Sorry po. Akala ko natapos na yung akin. Hindi ko napansin kanina. Okay. We are 21 po ngayong gabi, no? Pero kanina pa po ako nag-observe and gusto ko pambigyan ng
Take 5 points yung ating pong mga early birds tonight. Yan. Thank you. Ang first po na nakita ko ay si Pastor po ba siya? Pastor Ivan Losaria. Yan. You have 5 points na po. And number two, Chaplain Jobber S. Esquiron. Number three, Grace Lasota. Number four, Jeremias A. Yuga. Number five, Sir Eliberto C. Marcilio Jr. And then, Christine Cherry Cabucos. So, bigyan ko pa rin po ba ng 2 points si mga ano na natin, mga nagmamasteral na natin. Si Sir Kid Bael, si Chaplain Moises Fardo, Chaplain Regine Galosario, Chaplain Terry Suniga, Chaplain Leonardo Gaspan, and Chaplain May Kalim. Yan. Thank you, ma'am. 12 po. 12 po yung ating early birds. Yan. So, you have 5 points each para po sa ating mga exams na naman and mga quizzes. Yan po. Tonight po, ang ating topic is about ano po, women in the chaplaincy. Ay, teka po, nakikita niyo po ba? Mag-share screen pa po pala ako. Sorry po, pa-share screen po. Yeah. Excuse me po. Yan, nakikita niyo na po ba yung screen? Yes, ma'am. Yan. Opo, yan. Ang topic po natin tonight, as I said before, ito po ay women in the chaplaincy. Yan, nakita niyo po yung ating picture sa slides. Ang gaganda po ng ating mga women chaplains po, no? Yan, marami-rami. May mga questions po kasi, why are there women in the chaplaincy? Ano daw ang trabaho ng mga chaplain na babae, 'di ba po? So, since itong pong ating chaplaincy, actually not hindi yung atin. Chaplaincy po started sa military, 'di ba po? So pag sinabing military, mga sundalo, mga men in uniform, mga talagang mga tao na pumupunta sa battle. So bakit may babae, 'di ba po? So isipin naman po natin talaga, may mga babae naman din talaga mga soldiers, 'di ba po? May babaeng Navy, may babaeng pilot, sa Coast Guard, sa Army, sa PNP. Kasi malaking tulong po talaga yung mga babae. Mas lalo naman po na magkaroon ng isang chaplain na babae. So, alamin po natin yung history ng chaplaincy. Yan. Women chaplain. Yan. Wait lang po, ubo lang. Yan. Sorry po, no, nauubo. Yan. So, history po ng chaplaincy, sa US po ito ha, ating pong mga source ay galing po sa Amerika kasi ating pong we are international chaplaincy po, di ba, yung DICC, Department of International Chaplaincy Commission. So, doon po natin nakuha ating mga source. During the Civil War, si Ella Gibson po, she served in the chaplain as a chaplain of the 1st Wisconsin Regiment of Heavy Artillery. So, ibig sabihin po, kung ito po ay Civil War, 1800s pa po ito, no, sa US. Pero po, kahit nag-act siya as chaplain doon sa kanilang artillery, ay hindi po siya binigyan ng recognition nung Secretary of War na si Edwin Stanton sa US. Pero after po 100 years, ay naordinahan po at na-commissioned as the first female chaplain si Reverend Diana Paulman Bell. Yan po. That was in 1973.
siya po yung first na Navy chaplain na babae. So, ang tagal po, no? So, nag-start pa pala ang chaplaincy 1800s pa during the Civil War pa sa US. Sabihin po noon, talagang noon pa, mga times na yon, meron na talagang mga babae na meron pusong pagka-chaplain na nais tumulong. So, kahit siya po ay isa na rin sundalo noon at siya din ay nag-chaplaincy, ay hindi po siya binigyan ng ano na pagkakataon na talagang magampanan niya. Kasi siguro po noon during that time pa ay meron pa silang mga ano sa babae, no? Hindi pa sila masyadong, ito pa yata yung time na wala pa mga women sa ano league. Yung talagang ano pa po, no? Mababa pa yung tingin nila sa mga babae. Although siya po ay nakapasok na sa regiment. So, after 100 years, nagkaroon na ng Navy chaplain. And then, in 1981, chaplain Bonnie Colonel, taas po ng rango niya, no? Chaplain Colonel Bonnie Coppell became the first female rabbi to serve in the U.S. military. So, rabbi po siya, si Bonnie Coppell. So, pag sinabi pong rabbi, ibig sabihin, ano po yung kanyang religion? Saan po siya nakaanib na grupo o community? Jewish. Yan, opo. Jewish po siya. So, Jewish siya na nasa Amerika and naging first na female rabbi. So, kagaya po yung mga lesson natin previously, tayo po as chaplain ay ano po, hindi tayo nagkikling lang o nag-hold lang sa ating sariling faith kung tayo po ay Adventist o ikaw ay Jewish o kung ano man. Kasi tayo po mga chaplains ay interfaith. Lahat po, pwede natin silang aralan. Next time po ay, next topic natin dito next week, ay yung isasama ko din dito po yung how to pray in public. Na hindi lang yung prayer mo, kailangan makakasabay mo o mapapakilala mo na ikaw yung Adventist, pero in a way din na yung prayer mo din ay para pangkalahatan. Yan. So, yun po, kasama yon sa chaplaincy, yung how to pray in public. Yan. So, yun po, nakilala siya in 1981 na yung first rabbi siya na female. Yan. Yan. Chaplain Lieutenant Colonel Julie Rowan was the first deputy personnel manager at the Office of Chief of Chaplains. But early on her career, she received some pushback as her role as a minister. During her first overseas assignment in the late 1990s, a male chaplain approached her with materials outlining why he did not agree with women serving in the pulpit. Ito po, 1990 na po ito, no? So, meron na po itong, ano, yung mga may women's right na po ito, no? Nasa century na ang mga babae ay nagagampanan na yung mga gawain ng mga lalaki. Pero, nahadlangan pa rin po siya ng isang chaplain na lalaki doon sa kanilang agency. At sinabi po ng chaplain na lalaki na yon na hindi siya karapat-dapat na mag-serve doon sa military ano na yon na agency nila at umakyat sa pulpito bilang isang pastora. Yan. So, sinabi po ni Rowan, I never dreamed it would be an issue being a female chaplain. I didn't know what to do with that. Recalling the confrontation, I'm not here to try to change anybody's theology along the lines of what they believe. But I have been called by God and I have seen how God used me as a female chaplain. Yan. So nagkaroon po sila ng confrontation ng pastor na chaplain po na lalaki. Na ayaw niyang paakitin si Rowan, si Lieutenant Colonel Rowan sa pulpit para magsalita, para magpray sa mga sundalo kasi nga daw po ay babae. So hindi siya naniniwala sa isang chaplain na babae. So ito po yung kanyang pinaglaban. Sabi niya, I'm not here to change to anybody's theology along the lines of what they believe. But I have been called by God and I've seen how God used me as a female chaplain. Yan. So makikita po natin dito talaga mga kapatid na
kahit sa chaplaincy ay may mga ano po, may mga issues, may mga arguments din, lalo pagka usapang babae po talaga, no? Parang medyo nadadown po yung mga babae sa military, kasi po ay syempre mas gusto nila yung mga masculine na ano po, gender, di ba, na yun na magdadala sa kanilang mga kasundaluhan. So kasi pagka babae, iniisip nila na weak, di ba po? Excuse po. Iniisip nila na weak. Pero ipinaglaban niya. Sinabi niya na hindi ko naman gustong baguhin yung pananampalataya o theology ninyo, kung ano man yung mga pananampalataya ninyong pinangahawakan. Basta ang alam ko, tinawagan ako ng Panginoon at alam ko at nakikita ko na gagamitin ako ng Panginoon bilang isang female na chaplain. Yan, di ba po? So magandang inspiration po ito sa ating lahat ng mga female chaplains na nandito ngayon po, no? Yan. Wait lang po. Yan. What are the role of women in the chaplaincy? So ito po yung mga roles na women in the chaplaincy. Bakit ba may babae? Marami mga bagay na nagagawa talaga ang mga babae na hindi kayang gawin ng mga lalaking chaplains. So number one, the ministry included being present during the birth of a child. Let's say po, may mga sundalong babae na nabuntis. O kaya naman, kahit na hindi sundalong babae na nabuntis, nasa isa silang mission na meron silang na-meet na isang mga anak na babae, di ba po? Yung presence ng mga lalaking chaplain, okay naman din po. Pero mas maganda talaga yung female chaplain na siya yung present doon sa nagpapaanak. Di ba po? Kaya din niyang magpaanak. Kaya being present during the birth of a child, hindi po agad-agad yan magagampanan ng lalaking chaplain. Unang-una po, ninervous din sila. Pangalawa, hindi nila alam pa paano maghawak o maghandle ng baby unless na doctor din yung chaplain or kumuha ng midwifery. Pero ito po yung role talaga kung bakit kailangan ng babaeng chaplain. Yan. Number two, counseling women prison officers who were victims of sexual harassment and assault. Yung mga tao po na victim sa mga sexual harassment, mas gusto nilang kumausap ng kapwa nila babae. So meron po yun yung tinatawag na girl thing, no? Na pwede niyang sabihin sa kapwa niya babae. Sa prison ministry naman po, marami mga prison officers na nare-rape ng mga preso. Kung hindi naman preso, nare-rape ng kapwa nila mga official. Marami po talaga nangyayari yan, lalo sa US. Dito po, nung sa Pilipinas, sa Bilibid, may nurse po na nare-rape din doon sa hospital, nurse siya. So may ganung mga issue rin po na nangyayari. Buti po ngayon ay maayos na sa Bilibid, hindi na kagaya ng dati. So may mga issues na gano'n na yung victim, hindi sila makapagsalita sa ibang lalaki kasi masyadong maselan, di ba po? So kahit sa kapulisan eh, pagka sa kapulisan, di ba, mas gugustuhin ng mga victim na makausap nila yung pulis na babae, mas nakakapag-open sila. Excuse po. Masasasabi nila yung mga gusto nilang sabihin. Number three, bring a unique perspective in counseling male and female. Yan. Mas maganda po mag-counseling daw yung women chaplain sa kapwa babae niya, maging sa lalaki. Kasi po, alam naman po natin na ang mga babae, ano po, full of ano po, ng emotions po, di ba? Wait lang po, iinom lang din po. Yan. Pasensya na po ah. Hindi po naubo. Yan. So mas alam po natin na yung mga babaeng mga chaplains po talaga ay mga emotionals po sila, di ba? Mas napifeel nila, mas nakaka-relate sila sa problema ng mga kapwa babae at mga lalaki din po, di ba? Mas madali silang ma-approach as mas magaganda, mas malalalim yung kanilang mga pwedeng i-counsel. Number four, specifically able to support female soldiers in a relationship and marital topics. Yan.
Alam naman po natin ang mga kasundaluhan o yung mga men in uniform o women in uniform po, nagkakaroon ng mga affairs sa mga kapwa nila, mga sundalo na lagi nilang kasama sa kanilang gawain. Especially kung sila po ay na-assign sa mga malayong lugar at meron silang partner o kasakasama na lalaki o babae. So nagkakaroon sila ng relationship at nagkakaroon ng ano ng affair. So yung female chaplain, siya yung mas may karapatan o mas may authority na kausapin tong female soldier na ito. Maaaring ma-advise niya na paano kung mabuntisan ka, may sarili kang asawa na andun sa city, may mga anak ka doon, at itong sundalo na to, ganyan, mas maganda po yung kanyang ma-i-advise. Whereas a male chaplain, parang hindi masyadong magiging ano, makaka-relate sa problema ng female chaplain. Yan. Next. Ay, ba't nabalik tayo? Wait po ah. Yan. Yan. Katalong-talong po yung ano po. Yan. Chaplains, male and female, find themselves partnering in ministry and working within agencies with many qualified professional men and women. Yan, nakita nyo po sa pictures, no? Andiyan po si Major Arnel, Major Manilin, ang inyo pong lingkod, and then Captain or Major May Kalim, and si Major, di ba? Si Major Terry Siniga. Yan. Tinitingnan ko po kasi yung kanilang mga rank. Yan yung mga nakasabit sa kanilang mga ranks. Hindi ko po memorize. So, napakaganda po daw na pagka magsama ang lalaki at babae ng mga chaplain sa isang agency. Kasi mas napapag-usapan po nila, mas masishare nila yung kanilang mga ideas and opinions towards sa problema ng isang ng kanilang grupo. So hindi lang dapat lalaki lang ang chaplain or babae lang ang chaplain. Kailangan talaga both gender andoon para mas maganda talaga po yung pag-tackle at pag-solve or pag-discuss o kung ano man po yung issues among sa mga ano nila, military groups nila or sa mga corporates. Yan. So, women in the Bible who serve in the ministry. So, unang panahon pa po pala talaga, meron na mga women in the Bibles, di ba? In the Bible. Si Deborah, sa Judges, si Dorcas, si Tabitha, si Mary, si Lydia, si, yan yung other women, daughters of Philip, Judea and Syntyche, si Priscilla, si Eunice, si Lois, si Damaris, a devout and honorable women sa Acts 13:15 and the honorable Greek women sa Acts 17:12. So before pa talaga, meron na mga babaeng chaplain talaga. And kung naalala po ninyo talaga, nung mga maliliit pa tayo, meron po talagang ano eh, yung Dorcas, di ba po? Dorcas organization ng mga kababaihan po natin. Naalala nyo po ba yan, yung mga Dorcas? Pero ngayon, naging parang women's ministry na sila. Mga naka-blue sila. Naalala ko po yung mami ko, Dorcas po siya na parang secretary siya sa ng Dorcas sa grupo nila sa CLC. And lagi ko siya nakikita na naka-blue na skirt and long sleeve. Yan, sana pala naisama ko yung picture din niya dito ng mga Dorcas. Yan, at meron po din silang mga awards. Meron din silang parang mga rank, pero parang hindi naman talagang kagayanan sa atin ngayon, na meron pang talagang ano, yung mas matataas na mga ranks. So nakita ko si Mami mula pa nung bata ako na active talaga siya sa gawain niya as Dorcas po. Nung may mga lindol, lagi siyang andoon sa lindol, sa mga bagyo, kung saan-saan po. So napaka-active po ng ating mga Dorcas ministry noon, mga babae. So kaya alam ko na ngayon, bilang tayo na mga yung mga chaplain, tayo naman yung bubuhay talaga doon sa mga parang activities ng church na
parang hindi naman siya, kasi alam ko naman po, meron tayo women's ministry, ano pa po ba yon, mga care group, mga women's, ano, pero hindi ganito klase ng gawain as being a chaplain, di ba po? So mas malalim po yung gawain ng chaplain. Talaga po itong chaplainship, lumalabas tayo. So yung mga babaeng po ito, yeah, yung mga sila Daughters of Philip, sila Priscilla, sila Eunice, lumalabas sila. Sabi nga po nung lesson natin kanina sa Sabbath School, ano, come out of your comfort zone. So paano po tayong mga babae po na nandito ngayon, na nakikinig, na nag-aaral ng chaplaincy, paano mo talaga magagawa yung pagiging chaplain mo kung hindi ka lalabas na iyong tahanan, di ba po? Ako po talaga, hindi talaga ako palalabas ng bahay. Ano po ako eh, antisocial ako. Pero napakadami ko pong kaibigan, although nagpo-football po ako. Pero pag nasa loob ako ng bahay, at alam ko wala naman akong lakad, mas gugustuhin ko nasa loob lang ako ng bahay, nagbabasa ng books, nagpipainting, o kaya naman po naglilinis talaga ng buong bahay o nagluluto. So, hindi po ako lumalabas. Kaya minsan po, doon sa dati naming bahay, hindi ako masyadong kilala. Kilala lang nila ako as nurse o kaya football coach. Minsan tinatawag akong doctor pag may mga sakit yung mga kapitbahay. Pero hindi talaga ako yung nakikita nila na lumalabas pagka bagyo, pupunta ko saan-saan. Ang pinakalakad ko lang po lagi, pagka may bagyo, may mga mabibigat, tatakbo agad ako sa prison, sa loob, sa bilibid. Ang una-una ko chine-check lagi mga preso kasi na-focus po ako na yung aalagaan ko, ang inaalagaan ko, puro mga preso, pati yung kanilang mga anak na preso, na football players ko. So doon ako nakafocus. Pero nakita ako kanina, doon sa ating pong lesson, sa araw-araw natin pagbabasa, come out of your comfort zone. Huwag ka lang mag-focus sa isa lang na bagay o isang mga grupo lang ng mga tao na tutulungan mo. Tayo po kasi, ngayon napapansin ko po sa atin sa prison ministry natin, yung ating pong ISA ministry po natin, mostly nakikita ko puro prison ministry po. Jail ministry, prison ministry, puro ganun po. Wala ako narinig na nagkakaroon ng university campaign. Yung naalala niyo po, naalala ko noon nung college ako, di ba po yung may Amicus, may Movement of Adventist Youth na nagka-campaign, evangelistic crusade sa mga schools. So bakit wala nang ganon, di ba po? Lagi na lang tayo, dito po sa grupo natin, lagi ko narinig prison ministry, jail ministry. Although may nakikita rin pala ako ito yung mga evangelistic crusades sa mga provinces, di ba po? Pero siguro nakikita ko ito, 70% lagi nasa jail ministry. So, ang gusto ko po dito, bilang tayo po dito no, sa DICC, sa chaplaincy natin, bilang national director po, yung makita ko po o ma-distribute ang bawat isa o gumawa, wag lang po tayo mag-focus sa isa lang na ating grupo ng mga tao na tinutulungan natin. Di ba po? Pagaya po itong mga devout and honorable women sa Acts 13:50, tumutulong po sila dito, di ba? So, bakit wala po ako narinig na parang chaplaincy ministry sa mga mahihirap o chaplaincy ministry na nagtuturo ng pagpananahi sa mga walang trabaho, chaplaincy ministry na pumupunta sa rehabilitation, sa DARE, sa mga drug abuse, di ba po? Yun po yung dapat nating gawin. So, ikot po talaga mas malalim na gawain ng isang chaplain. Na tayo bilang babae po talaga, malaki talaga yung gawain natin. Although busy tayo sa pamilya natin, sa asawa at mga anak, pero mas malaki pa din yung magagampanan natin bilang mga nanay. So, mag-ikot-ikot po sa mga lugar, tingnan-tingnan ko sino may mga sakit, tingnan ko sino yung mga kailangan dalhin sa rehab o pwedeng aralan. So, hindi tayo focus lang po saan lang, di ba po? Agree po ba kayo doon? Amen po ba? Yes. Amen. 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 So, in the New Testament, we find Christ calling the society of his day to realize God chooses
beyond gender and racial barriers. The records of Christ's life showed him giving dignity and function to women among his disciples. He had a tremendous impact upon society, but even more importantly, upon the women themselves. Diba po? So si Kristo mismo, si Christ mismo, binigyan niya ng pagpapahalaga ang mga babae. So kung tayo pong mga babae, binigyan ng Panginoon ng pagpapahalaga, binigyan tayo ng dignity and function as a woman, hindi lang sa pamilya natin, hindi lang sa ating mga anak, asawa, o sa ating mga magulang, kundi yun tayo talaga lalabas, gagawa para sa gawain. So ang dami po natin pwedeng magawa. Kanina narinig ko yung isang LE sa Singapore na hindi siya marunong magbenta ng book, so hindi rin siya pwedeng, hindi rin niya kayang mangaral. Singaporean siya. So ang ginagawa niya, yung mga books, naka-stay lang siya sa isang lugar, abot siya ng books, abot siya ng books. Then sasabihin niya sa mga binigyan niya, andito lang po ako nag-iintay, kung mabasa mo yung book, alam mo kung saan ako mahahanap, so bigyan mo po ako ng feedback ng nabasa mo. So yung mga ganon, part po din yung chaplaincy yan, na ikaw yung nagbibigay ng pangangaral o nag-share ng pananampalataya. Though, tayong mga chaplain, sinasabi nga na hindi tayo pwede magsabi na tayo ay kung ano yung pinangahawakan natin pananampalataya, dahil nga baka layuan tayo ng mga ibang mga nasa ibang sekta. Napaka, pag sinabi mo kasing pastor ka o pastora ka, tatanungin nila agad kung ano yung pananampalataya mo. So pag sinabi mong Adventist ka, iiwasan ka na nila. Pero pag sinabi mo ikaw ay chaplain, I'm a woman chaplain, lady chaplain, and wala akong interfaith ako, kahit na Iglesia ni Cristo ka, Saksi ni Jehovah ka, or Catholic ka, itong book na binibigay ko sa iyo, o itong pagtulong ko sa iyo, ay walang religious, yung, ang tawag po doon, motive, walang motibo ng aking relihiyon para madala ka o ma-convert ka. Pero pakikita mo sa kanya na gumagawa ka, tumutulong siya, and later on doon na siya magiging curious kung ano yung pananampalataya mo, ba't ganun ka klase kabait na babae, at makikita rin niya kung bakit ganun klase na fulfilled na babae ka, di ba? Yung sabi nga, happy wife, happy life, and then happy chaplain ka, di ba po? So kasi binigyan tayo ng Panginoon ng dignity to function as a woman na maging parang disipulo rin niya, di ba? Among his disciples. So gamitin natin yung pagiging babae natin sa mga parte ng buhay na hindi kayang maabot ng mga lalaki. Kung naalala po ninyo, di ba, si Abigail sa Bible, galit na galit si Haring David doon sa kanyang asawa na si Naboth ba yun? Si Naboth yata po. So kasi hindi binigyan ni Naboth ng pagkain. Nabal po, Nabal. Ah, si Nabal. Thank you po, Pastor, sa correction yan. Oh, si Nabal, di ba? Ayaw niyang bigyan ng pagkain. So ano po ginawa ni Abigail? Ginamit niya yung pagiging babae niya para mahimasmasan si David, dahil papatay ni David yung buong lahi nila, di ba? Yung buong si Nabal at yung lahat nila, pati mga kung sino-sino nasa sambahayanan ni Nabal. So ginamit niya, nag-bake siya ng pagkain, ng tinapay, nagpaluto siya, di ba po? So marami po talaga magagawa ang mga babaeng chaplain. Yan. So the role of women in the chaplaincy, all areas of specialized chaplaincy are open to women in the ministry. Women chaplains brings perspectives and skills that allow them to provide religious support in areas where men may be more limited. Yan. So may mga areas talaga na limitado ang lalaki. Ang lalaki po hindi pwedeng pumasok sa dormitory ng mga babae. Hindi sila pwedeng bumili ng mga napkins o ng mga kung ano-ano mga kailangan ng mga babaeng sundalo. At kagaya po rito, the role of women in the chaplaincy, women's health issues, pregnancy, sexual assault and harassment,
female constantly feel comfortable with female chaplain. Yan. So yung mga health issues po, di ba? O kaya naman may mga period sila. So naiintindihan po yan ng mga women chaplain. Pregnancy, may nabuntisan na sundalo, na babae, or may magpapa-abort, ganyan po. So makakapag-counsel siya, makakapagbigay siya ng mas maganda, mas malalim na counseling. As makakapasok talaga siya sa kwarto ng mga babaeng yan. Yan, sexual assault and harassment nga, and yung ano po, mas comfortable sila sa female na chaplain. Yan. Sabi ni Chaplain Captain Allison Ward, God equips women in His service, like Deborah of the Old Testament. In many ways, she was the first female chaplain. She was an advisor to a military leader, Barak. She deployed with them in battle and she commemorated their victory. We too can have a viable ministry of presence. Yan. So ano daw po talaga yung ating gawain bilang chaplain? Ano po yon? Sino po na, yung mga datihan na po, alam ko may mga maraming first timer po dito ngayon. So yung mga... Present and support. Thank you po. Yan, presence and support. So sabi dito, we too can have a viable ministry of presence. Yan. So ang ganda po rito, nakikita ko po dito ngayon, si Ma'am Christine Gabucos, asawa po ba ito ni Sir ni Chaplain na Archie, 'di ba po? Tapos may nakikita Apo. Rin na, 'yan, opo, 'di ba? Tapos si Ma'am Remulta, si Ma'am Sharon Remulta tsaka yung kanyang asawang pastor. So meron po dito mga mag-aasawa-asawa na magkakasama sa gawain. Napakaganda po. Dahil po yung ating po talagang lecture, 'di ba? Pagka meron tayong counseling na lalaki at ikaw ay babaeng chaplain, kailangan magsama ka ng kapartner mo na lalaki. Kung hindi naman lalaki, another na babae din para hindi kayo ma-issue o mapag-usapan kasi hindi po maganda. Kailangan pag lalaki, lalaki, babae, babae. So pagka babae naman yung counseling at lumapit dun sa lalaking chaplain, pwede yung dalino na laking chaplain yung kanyang asawa. Tatanungin mo muna syempre yung counseling mo o kaya i-advise mo yung counseling mo, sabi mo sa kanya na, ma'am, since ikaw ay isang babae, mas okay lang po ba sa'yo na dalin ko, isama ko sa pag-uusap natin mamaya ang aking beloved wife, di ba? Kagaya ni Major Arnel, pati si Ma'am Lloyds, di ba? Si Ma'am Sweetie Pie niya. Lagi din sila magkasama, di ba? So sabihin mo na pwede ko bang isama yung aking Sweetie Pie para po mas maganda kasi babae po siya. Marami din siya may ika-counsel sa'yo. Yan. So mas maganda po talaga yung ganon. Pag lalaki naman po yung lumapit sa'yo at babae ka, pwede mo sabihin kung wala ka namang asawa o hindi mo maisasama yung asawa mo, magsama ka ng kapwa babae. Yan po. So pwede bang isama ko yung aking kasama din na chaplain o kaya naman pwede ko bang isama yung aking asawa kasi ikaw ay lalaki para mas maganda na mas maunawaan mo maigi kasi may mag-a-advise sa'yo o magka-counsel sa'yo na lalaki rin. Yan. So dyan po tayo talaga mag-iingat, diba? So yan po, sabi niya dito, yung ministry of presence, diba? Ito talaga yung pinakagawain natin na lagi tayong andoon. So may mga lugar na hindi pwedeng pasukin ng lalaki, kailangan may babae. So may mga lugar naman na hindi pwedeng pasukin ng babae, kailangan may lalaki. Kaya napakaganda po talaga din ang ginawa ng Panginoon Diyos na binigyan niya ng pagkakataon, ng chance na ang mga babae maging kalibel na rin ng mga lalaki sa mga lalo sa mga ganitong mga gawain at sa mga iba pa mga gawain po, no? Na magkakatulungan talaga. So hindi lang sinabi na ang lalaki at ang babae ay magtutulungan sa pamilya, kundi magtutulungan din sila pati sa gawain, pati sa ministry. Kaya salute po ako sa mga pastor natin dito na isinama rin sa gawain ng kanilang mga asawa. Nang sa ganun talaga, mas maganda yung kanilang gawain, mas effective,
as mas ano po, mauunawaan ng inyong mga kapartner yung inyong gawain talaga, na hindi nila masasabi na wala ka na, wala na kayong time sa kanila, dahil makikita nila kung gaano kabigat din talaga yung inyong mga gawain. Yeah. An adverse, diverse, transforming force demands chaplains whose arms are wide enough to reach out to its furthest bounds. So, sabi nitong si Chaplain Captain Mel O'Malley, yan, babae din siya, na kailangan talaga daw tayo mga chaplains ay pag in-stretch natin yung ating mga kamay, ay aabutin yung pinakamalayo na na boundary, di ba po? Ibig sabihin, mas wide, parang yung kay Jabez, di ba, in the prayer of Jabez, i-widen mo yung aking hangganan, Panginoon, di ba, sinabi ni Jabez sa prayer niya, na palawakin mo yung aking hangganan, kaya dininig ng Panginoon. So, hindi lang tayo nakakulong lang o naka sa isang maliit na space lang na yun lang yung kaya nating abutin, kundi yung to reach out to its furthest bounds. So far in my ministry in the army, I am most proud of the relationships I have made with soldiers who come from different backgrounds than me and who very often have no religious affiliation. So, talaga naman po talaga mga sundalo, madalas po, di ba, hindi talaga sila nagsisimba o wala silang mga religious affiliation, lalo sa ibang bansa. So, parang hindi sila masyadong believe, naniniwala sa Panginoon. Sige lang sila, pagka may nag-pray, magpe-pray sila, pag wala, talagang wala. So, ang sabi ni Chaplain Maylie, "My cross stays affixed to my uniform, but I never let it get in the way of connecting with people. When they trust me with their authenticity, even if it clashes with mine, I know that I have been all things with the people. This is what the chaplain is all about." So, ang ganda po talaga, no? Na tayo po mga chaplain, may suot tayong cross. So, wag po nating magiging issue sana na bakit tayo, ang mga uniform natin, ang type A natin, ay merong cross, di ba po? Kasi po, ang cross po, hindi natin yan sinasamba. Pero itong cross na to, nasuot natin sa uniform natin, it symbolize that tayo ay Christian chaplains. Dahil po, yung chaplain, iba-iba po ang religion nila, di ba po? Interfaith nga po, di ba? Interfaith. So merong chaplain na rabbi, may chaplain na imam, may chaplain na mga iba-ibang relihiyon, evangelical, kung ano pa man. May chaplain na Christian, may chaplain na mga Buddhist, di ba? So, bilang pagpapakita na ikaw ay isang chaplain, dapat meron kang cross. Ibig sabihin nun, ay pinakikita mo sa mga tao na isa kang Kristiyanong chaplain. Regardless kung anong relihiyon nila, regardless kung anong religion mo, ikaw ay naniniwala sa Panginoong Yesus na nabayubay sa krus. At ikaw ay dadalin mo ang taong yon sa katotohanan o sa kaayusan ng buhay niya sa pamamagitan ng pananampalataya mo at ng mga biblical basis na mga counseling. So, lalapit sila sa iyo dahil alam nilang Christian ka. Pero yung mga Buddhist, yung mga imam, yung mga Muslim, mga ibang religion na mga tao, mahanapin din nila syempre yung kapwa nila kasekta o ka-community. Pagaya kaya dapat meron ding rabbi. Kasi syempre yung mga Hudyo, hindi naman nila maiintindihan yung ating mga services as Christian. Kaya sabi nito ni O'Malley, "As long nasuot ko yung cross ko sa aking uniform, hindi naman to dapat maging hadlang sa pakikipag-connecta ko sa mga tao. As long na binibigyan na sa akin yung kanilang tiwala at yung kanilang authenticity, yan, hindi dapat ito mag-clash sa pananampalataya ko, sa paniniwala ko at sa kanila, 'di ba po? So napakaganda." Ah, sige, saan? Ilak na yung pinto. Yes. Dabi pong interruptions. So, this is what the chaplain is all about. So, tayo po talaga, dapat tayo din, meron din tayong sarili nating pananampalataya or prinsipyo po kung bakit natin na gustuhan na maging chaplain o bakit tayo dapat maging chaplain. So,
Lastly po, ito po si Colonel Leia Botona Boling. Kamontik na maging ako ha, Leia Buntilaw. No? Colonel Leia Botona Boling. 154th Wing Infantry Chaplain. First Asian American and Pacific Islander female being promoted sa highest rank of Chaplain Colonel. Isa po siyang Pilipino. Yan. Ang nanay po niya Pilipino, ang tatay po niya ay siguro Hawaiano, no? At noong 2021 po na nagkaroon ng event sa Pearl Harbor, saan ba 'yon? Sa Hawaii. Siya po ang nagbigay ng prayer. Yan, taas po ng rank niya, no? Dami na rin niyang colors, so nakakaingit. So, makikita niyo po yung uniform niya katulad ng ating uniform, pero yung sa kanya po ay navy blue, di ba? So, pati po yung kanyang eagle, oh, pareho din sa atin. Excuse. Yan. So, ang taas po. At siya yung pinaka first Asian na nabigyan ng ganyang kataas na rank bilang chaplain. Yan. So, ito po yung ating mga chaplain na babae at mga lalaki. So, thank you po na sa ating pakikinig ngayon. And ang ating assignment po for next Saturday po, ay within this week po, gusto ko i-send niyo po sa akin to sa Leia Madrid. Assignment po is, what is a chaplain? Huwag niyo po, sana po yung mga nakaraan po mga assignment, huwag niyo po copyin sa mga Google o kung saan-saan po. Yung sarili po ninyong words, pagkakainawa-unawa po ninyo. And 2 to 3 sentences lang po para yung grades na mabigay ko sa inyo. Eh talagang karapat-dapat dahil kasi own words po, no? And what do you know is the scope of chaplaincy? Yan. Ano po ba yung scope ng chaplaincy? Sa sarili mo lang po, yung ano ba yung pagkakaalam mo? Hanggang saan ba yung scope ng chaplaincy? 50 to 100 words. And number 3, why do you want to be a chaplain? So 50 words lang po, wag na pong pakahaba-habaan pa kung bakit mo gusto na ikaw ay maging chaplain. Yan. So, send your answers sa my messenger account po, Leia Madrid po. So, kung meron pa po tayong 1 minute para sa question and answer, kung meron po kayo idadagdag o Excuse me, ma'am. Opo. Yung assignment, ma'am, para sa ano yan? Fast track o sa lahat? Dito po yan, sa chaplaincy po. Chaplaincy, so lahat po 'yan. Opo, kasi dito po sa ano, sa chaplaincy po natin dito certification. Meron po tayong exam dito po na 100 items. Pero nakaraan parang 90 items po. So lahat po ng mga lectures dito na nilelecture ko sa inyo, dito po ako kumukuha ng exam. So kanina po, yung iba may 5 points na, 'yan. Marami din pong nag-fail last SEM na mga kumuha ng CCC 100. Pero yung iba po nakahabol sila kasi sa ano po, sa assignments tsaka yung recitations nila tsaka yung nakikita ko po na minsan kahit sa ang pictures nila naka-uniform sila, yun. So may mga additional ano po. Pero ito po, yan, assignment to. Graded po ito. Yan. May mga grades po ito para makadagdag po ito sa inyong mga exams. Yan. So lahat ng mga student, Daddy! Kukuha ng magbibigay ng assignment? Opo, opo. Dito po yan, nasa ipasok nyo na po sa Leia Madrid na account. Wag na po ninyo, yung iba po kasi nilalagay pa nila sa email, nahirapan po ako sa email mag-ano. Yan. Diyan na lang po sa account ko po. Yeah. Meron pa po bang ibang question or ano po? Mga reactions. Hello, ma'am. Evening, ma'am. Ano? Opo. Ah, sige. Meron nagtanong yung mga regular class student hanggang 10 ba sila o this hanggang lang sa time ni mo? Time niyo po. Ang alin po? Yung regular student na nag-join ngayon. Hindi fast, hindi rin masteral. So, ito lang, level 1. Opo, level 1 po. Tapos may certificate na po sila. Regular student sila. Opo.
Yan, opo. So marami pwede po rin. dito mga baguhan po, no? Maraming baguhan. Opo, opo. So, pwede po mag-emoji po, mag-send ng emoji, yung mga hindi po naka, yung mga first time lang po ngayon, yung Okay. first day po ninyo ngayon, para, kasi po pang-apat na po ngayon na session, so para alam po ninyo, ma-review po ninyo yung 1, 2, and 3 na sessions po na video. Free, alam ko po, free naman yun. Pinopost po yun ni Sir Nards. Ma-review nyo po kasi doon po kumukuha na exam. Yan. So, yan si Sir Al J Densing. Yan. First time, Grace Lasota, first day po lahat, no? First night lahat. So, dalawa lang po ba? Yan, first, dalawa lang po, no? May tanong po ako. Opo. Ang pagpunta ko po dito is for, ano tawag nito? Yung certification. Opo. May itatanong lang po ako mamaya sa, ano, sa fast track. Opo, sa fast track. Ay, so hindi po sa akin. Opo. Kay Doc Rajan na lang po itanong mamaya kasi after ko po siya na. Opo. Si Sir Joe, ano yan? Sino yun? Duweko Tana, ma'am. Duweko Tana. Opo. Yes po. Ano po, sir? Ah, ikaw din po, first day? Yes, ma'am. Opo, opo. Tsaka si Sir Joel Filartos. Opo. So, hindi po kayo, ito po yung first night nyo, no? So, may na-miss na po kayo ng mga tatlo na. Opo. Yes, ma'am. Duweko Estana. Duweko Tana, tatlo po. So, sa review na lang po kami ng mga videos, ma'am, ano po. Opo. Kasi po, yung second and third sessions po, inulit-ulit ko na po lahat yun yung mula sa first. So ngayon po, hindi na po ako nag-ulit kasi recorded naman po yung mga nakaraan para po ma-review na lang po ninyo yun. Opo. Kasi pag inulit ko na naman po, hindi na tayo makaka-move on po sa na mga next na topic. Thank you, ma'am. Okay. So we will just review the previous two sessions, ma'am, right? Opo. Thank you, ma'am. Okay, thank you po. So kung wala na po tayong question, ibigay na po natin sa ating host. Okay, sir, ano, first night ko rin po, ma'am. Sino po ito? From SDA ba ko or to everyone? Wala ka pong pangalan? SDA ba ko or? Yes, ma'am, di ko pa po na, ano, ma'am, yung pangalan. Yun ang nagamit ko po na account. Ano so, pong pangalan niyo, sir? Yan, Arnold Biloso po, ma'am. Saan ka po sa Baco or? Negative, ma'am. Nagamit ko lang po na account yun sa charge po kasi namin yan. Yun ang lumabas po. Opo. Pwede namang i-rename yan. Pwede namang i-rename. Opo, pwede pong i-rename yan. I-rename opo. Po para ano. Opo, ma'am. Baguhin ko po yan. Opo. Thank you po. Kala ko po magkalapit lang tayo kasi dito po ako sa Janitrias eh. Ay, ganun. Opo. Yan. So, kung wala na po. Ma'am Leia. Opo. Ma'am Sharon. Ayan. Si Arnold Veloso ay dito po yan sa amin sa Montalban. Dito po yan sa district namin. Opo, opo. Layo pala ng Montalban naging bako. Ayan. So, at least alam natin kung sino yung mga first. Tapos paki-guide na lang po sila, ano, Ma'am Sharon, yung mga ano natin, yung mga recorded po natin. Ayan. Leo P. Montemayor Fernandez. Si Ma'am Fernandez po, ikaw din dito po. Dito rin po yan. Apo, apo. Ano po kaya kung yung mga pangalan po may nakalagay na din kung no field kung po, no? NP. Yan. Okay, kasi okay. Po, hindi po nakakahawa to ubo ko. Allergic po ito ng palibon. 1 week na po, hindi kayo mahahawahan dyan. hindi naman lilipad yung aking virus diyan sa inyo. Yan. So kung wala na po tayong hindi tatagos, hindi tatagos sa tatagos. Screen.
Baka makita ko mamaya lahat po kayo ay nag-aano. Hindi naman yan gumagapang. Si Sir Joel po, ano pong, may question ka po, Sir Joel? Joel Filartos? Yes po, ma'am. Ah, hindi po ako. Yes po, ma'am. Narinig po ako. Opo, opo. Hello. Opo, opo, Sir Joel. Hindi po ako first time. Ay, hindi ka po first time. Lang, ma'am. Clarification na ako. Opo, opo. Thank you po. Hello. Yan. So, pero puro new students po, no? Good PM po to for new students po ito, no? Yan, Shirley. Opo. Opo, Ma'am Sherlyn. Opo. Yan. So, tapos na po yung ating class. Ibalipat ko na po kayo. Susunod po na subject po ay si Doc Raja po. Doc Ray Letran. So, back to you po, Sir Siniga. Opo. More power. Thank you po. Magpatay lang po ako ng camera kasi ako po inuubo-ubo. Okay lang. Yung mga baguhan, pwede rin kayong mag-sit in sa next subject. Pero kung mayroon kayong mga appointment, pwede na kayong mag-leave. Kasi bukas mayroong klase sa mga regular din. 12 to 7. Okay, let's... Chaplain, pa-announce lang po ako. Para okay, po din okay. Po mga regular students po bukas. Yung assignment po natin sa subject ko po, no, yung SCM 400 yata yon, i-memorize po yung preamble na nakapikit po bukas. Magtatawag po ako ng mga students po. Yan, graded po yon, recitation. Okay, sa hindi mga po, regular yon. Opo, sa regular. Ma'am Lay, hello opo. Po. Ma'am, yung iba po, nagpasa na po doon sa inyo pong account. Katulad ko po, nagpasa na po ako nung Tuesday pa yata yun, ma'am. Check na lang po. Nang mga video? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Check ko po. Okay, thank you. Clarification lang po, Ma'am Leia. Po. Opo. Ma'am Leia, clarification lang po. Doon po sa mga fast tracker, not necessarily to attend tomorrow the lecture. Is that right, ma'am? Attend pa rin po kayo kasi yun po yung subject ninyo po. Opo, chaplain si subjects po yung mga yon. Okay. Unless nakuha mo na po yung values education po sa dati mong subject. Pero alam ko po kasama pa rin po sa fast tracker. Okay. Opo. So magme-memorize ka din po sir ng ano na preamble po. Opo. This is my first day for sa lecture, ma'am. Pero pagka ma'am, hindi available tomorrow, will it be possible sa yung sa video na lang papanoorin? Ano ba yung rules opo, natin? Opo, pwede naman po mag-send kayo sa video. Opo. Ay, yung papanood din pala. Opo, opo, pwede po. Kasi naka-record naman po. Pero alam ko po, magbabayad po. Opo. 555 lang. Opo, 555. Nagbayad naman po ako na. Naantay ko okay. Lang yung respond, ma'am. Opo. Si Sir Nars na po, bahala mag-send po niyan sa inyo. Yes, si Nards Gaspan. Opo. Siya ang bahala. I-communicate po lang. Okay. Thank you. Okay, sige po. Bye. Dito pala si Sir Alex Aguirre. Okay, let's go to the second subject by our CEO, Doc Raja.
Okay, good evening. Nandiyan na po ba si Doc Raja? Hello, good evening. Hello, Doc. Good evening, Doc. Tagal kong makapindot ng tawag niyan, yung pampalaki ng screen. Okay. By the way, Doc, ako ang this is my last day sa pag-host na ko ngayon, this week. Kasi ikaw ba yung host ngayon, no? Kasi last kwan pa, Monday pa. So last day na kayo ngayon. Bukas iba na. Bukas si Major Rana na yata, no? Okay, thank you, Doc. Sino ba bukas? Basta ang naalala ko lang, ako third week. Yung iba, yung parang si Laeg, sino ba yung kasama? Meron pa siguro. Si Doc Laeg. Ano naman yun? Si Doc Laeg. Every fifth week. Okay. Every fifth week. Once a quarter lang pala yun, no? Yung every fifth week. Kasi isa lang yung fifth week sa isang quarter. Okay. So thank you very much to our national director. Kahit nilalagnat ay pumasok pa rin, no? Dahil napaka-importante po ng learning, lalo na ilang weeks na po tayong naghihintayan, nag-aayos ng mga enrollees at bukas na yung last day ng pagpasok kung mayroon pang gustong humabol, no? At pwede